ako sa inyo. Nagbabalik ang Joclinic Channel upang magbigay ulit sa inyo ng dagdag kaalaman. So, ang dagdag kaalaman na may share ko ngayon ay tungkol sa mga kailangan sa expanded newborn screening test at preparasyon. So, tara, samahan niyo po ako upang malaman ninyo kung ano nga ba ang mga kailangan kapag gagawin ang newborn screening test. Unang-una, dapat po inform po ang parent na gagawin ang newborn screening test kay baby sa 1 day old or 24 hours of life. Ano? So, pangalawa, inform ang parent na ano ba yung kahalagahan sa newborn screening test na expanded. So, dati po, 6 tests ang newborn screening test. Ngayon po ay 28 tests na po. So, dapat po, bigyan nyo sila ng basic information about sa 28 tests. Kung masisigit nyo po yung mga information na 28 tests na yun, eh sana po ay maibigay ninyo. Kung hindi naman po, initial magbigay po tayo para sa ganun po ay hindi po sila nag-iisip, ano nga ba yung 28 tests na yun? Ano? So, yung complete information, pwede na natin i-care up sa ating partner na pediatrician. So, sa pag may question na for clarification ang parent na medyo maraming tanong, so, pwede naman po i-care up na natin sa ating partner na pediatrician. Ano? So, ganun. Pang-apat, dapat po maibigay niyo po yung ano, yung information ng expanded newborn screening test, yung mga gantong form. So mahalaga po maibigay natin sa parent ito, nung sa ganun po ay malaman nila ano ba yung mga test na gagawin kay baby or ginawa. So pag-uwi nila sa bahay, kung hindi naman nabasa dito sa facility, eh at least sa bahay mababasa nila. And then, pagbalik sa follow-up check-up sa pediatrician o pag lumabas po yung result, lalo na kung mayroong positive test sa 28 tests, pwede kasing magkaroon ng GSPD o ano ba mga positive test, yun, pwede po. So, makakapagbasa na po sila kung ano ba yung 28 tests na yun at matatanong nila sa doctor ng baby o ng bata kung ano ba yung result na lumabas na yon. So at least kung nakapagbigay po tayo ng ganitong form, ay meron na po silang idea, hindi na po sila masyadong matatanong. So ano na lang po yung result na lumabas na positive, yun na lang po yung kanilang lilinawin sa doktor, ano? So ganun. Next, yung baby, inform nyo po, ay yung parent, inform nyo po na si baby kailang imasahe. So, dapat po ang baby na paliguan na. Full bath na po muna bago yung newborn screening test, ano? So, inform nyo ang parent na kailang imasahe yung leg part or heel part. Nasa ganun ay mag-warm po yung part na kukuhaan ng blood. Pwede rin po ay masahe natin ang whole body kung may oras pa po kayo. Ang whole body ng baby para po, lalo na kung nilamig sa pagkaligo, pwede po nating masahihin ang buong katawan ni baby with heart massage technique or yung masahe na may pagmamahal. So, ganun. And then, inform nyo rin ang parent na ipiprick ang heel ni baby. Kaya, masasaktan si baby. Kaya, inform po, napakahalaga na malaman nila kasi mayroong mga parent na ayaw masaktan o umiyak ang kanilang baby. So, kung naman na-inform nyo si parent, so, hindi na magugulat yun kung anong pwedeng mangyari sa baby. And then, last, sa pag-inform sa parent, isama nyo na na posible magkaroon ng pasa yung heel part na kinuhaan ng dugo dahil sa syempre minasahe ang heel at nakuhaan ng blood na prick siya. So magsusubside din naman yun later on ilang days or less than a week. So kaya huwag silang mag-worry na o kayo mag-worry mga mommies and daddies, parent na hindi mawawala ang pasa. So, mawawala din po yun, ano?
Ayan. So, and last, dapat po, nakahanda na po si BB, yung nasa examination table or procedure table na po si BB at yung mga gamit bago tayo mag-start. Nasa ganun po ay, hindi na natin iiwanan si BB sa procedure table kasi may posibilidad na mahulog ang BB, ano? So, ganun. Okay, so, ipakita ko lang po sa inyo kung ano ba yung mga kailangan. So, napakahalaga nito para kapag ginagawa na yung procedure ay hindi na kayo paalis-alis. So, itong video na ito ay na-share ko na ito kasama sa actual newborn screening test. Kaya lang hindi ko po na-prepare ng kompleto yung ano, yung mga kailangan. So, umalis pa ako sa procedure table para kumuha. Kasi busy yung aking assistant. So, ako na lang din yung ano kaya. Hindi ako satisfied sa vlog na isang yon sa preparation dahil kulang po yung aking na-prepare. So, pasensya na po. No? So, ito po ay mga kailangan sa newborn screening test at preparation lamang. Yung actual newborn screening test po ay nagawa ko na yon sa mga nakaraang video. And then, mag-a-add lang po ako ng actual newborn screening test sa mga coming na videos. So, syempre, kailangan pa po natin kausapin ang parent sa parent ng baby kung papayag sila na gawin nating model ang kanilang baby. So, abang-abangan nyo pa po yung mga actual newborn screening na maishishare ko na sa ganun po ay magkaroon pa po kayo ng idea sa mga actual newborn screening test, ano? Okay? So, tara, samahan niyo po ako. Unang-una po, ihandaan niyo po yung gamit. Handaan niyo po yung gamit. Ayan, so, dapat po yung, ano, yung filter card, nasulatan na, nalagyan na po ng data. Ganito po yung filter card na expanded newborn screening test. So, dapat po mayroon na po ang data, na ilagay nyo po yung mga data ni BB. Nasa ganun po ay ready na lagyan na lang po ng blood yung circle. So, kapag po kasi minasahe si BB, so feeling nyo warm na, mainit na yung paa, yung heel part niya, at saka yung legs, mapula-pula na siya. So, pwede nang start yung procedure. So, ipakita ko lang po sa inyo, dito po idadrop yung blood. So, dapat po, one drop lang per circle para po maganda yung resulta at maganda rin po yung pagkakadrop sa filter card. So, ganito po siya. Dapat po, one drop lamang siya. So, sikapin po nating mga taga-extract ng newborn na one drop lamang po ang malalagay sa per circle ng filter card. Nang sa ganun po ay maganda yung pag-drop at maganda rin po yung result. Hindi mahihirapan yung taga laboratory ng pag-screening at yung result po ay mabilis lalabas. And then, syempre, accurate din po yung result. Ano? Okay, so kung nasulatan nyo na po yung filter card, nandito ni BB, ilalagay na po sa cover muna. So, huwag niyo pong kalimutan na i-detach ito kasi kailangan po ito sa PhilHealth. So, yan, no? Detach for PhilHealth use. Lalo na kung ang parent ay ginamit sa panganak ay PhilHealth beneficiary or magi-claim sila na beneficiary sa panganak. So, nilalagay po itong dulo ng filter card na ito sa claim form ni PhilHealth. Okay? Huwag niyo pong isasama sa pag-send sa Newborn Institute of Human Genetics kasi wala kayong may lalagay sa claim form. Hindi na kayo babayaran ni PhilHealth. Dahil sa walang
dulo ng filter card. So, mahalaga po yan na ilagay sa claim form. At syempre, hindi lamang po filter card yung lalagyan natin ng data. Dapat ito po ay susulatan natin. Name of baby, date of birth, time of birth, mother's name, attending physician, or attending. So, pwedeng midwife, nurse, pedia, kung sino man mag-collect na well-trained. Okay? And then, the date of collection, time of collection, and pwede nyo pong ilagay yung ano, yung name ng facility. Ano? Okay? So, ganun po yung pag-prepare sa filter card saka sa cover ng filter card. Yan. Next, ihanda po natin yung transmittal. Susulatan po natin kung ilan yung inyong newborn nyo na baby. So, kung isa lamang, so ilagay nyo dyan, o di one lamang. So, unang-una po, ang susulatan nyo ay name of hospital, hospital code. So, hindi lang po hospital, pwedeng hospital clinic. O anong facility ba meron kayo? Anong meron kayo, no? So, yun. Ano ba siya? I-check nyo rin po siya kung initial o repeat. Ayan, nandyan po yung susulatan na total. Kung 1 or 2 or 3, depende po yung sa papadala nyo po sa Laboratory of Human Genetics. Yan. Kailangan po sulatan nyo mother's name and yung prepared by at saka po yung date prepared. Yes. Meron din pong verified by. So, yun. Dapat po ay complete ang information po ang may lalagay nyo dito para po maayos yung pag-screening ng taga Laboratory of Human Genetics. Ano? Yan. So, kapag nasulatan nyo na, pwede nyo na pong ilagay sa dito, sa dry rack. O naman, pwede naman sa logbook ng courier. Pwede nyo siya nilagay doon. And then, isama nyo po yung pouch. Wala lang po akong available pouch ngayon. So, isama nyo po yung pouch ng courier. Kung anong meron kayong courier. Kung anong prepared nyo na courier. Pouch saka away bill. Ano? Susulatan nyo rin po yun para pag pinika po ni courier, hindi na sila maghihintay. So, dapat po, bago po ipikapin ng courier ay kumpleto na po. Nakasulat na yung sa logbook yung data, kung ilan ba ipapadala nyo, kailan kayo nag-text, date and time. Yun, importante po yun. Yan. So, ayan. So, gloves. Kailangan din po na clean gloves or sterilized gloves. Ayan. So, importante po na pag mag-newborn screening test tayo na ay meron tayong clean gloves or sterilized gloves. Band-aid or tape. Ayan. Kailangan din ang tape. Pricker. May pakita ko sa inyo yung lahat na na-prepare ko. Ayan. Pre-care na pang-prick sa heel para lumabas yung blood. And then, kung ipapa newborn blood typing si baby kasabay ng newborn screening test, so, kailangan ihanda nyo ang lagay ng blood. Ayaw, edta. Alcohol, syempre, kasama 70% alcohol. At saka cotton balls na sterilized or clean cotton balls. Okay, so pakita ko sa inyo lahat yung mga kailangan sa newborn screening test. And then, syempre, wag natin kalilimutan ang
Siyempre, yung inyo-newborn natin na baby. Ayan. So, ito na. So, pag hiniga natin si baby, dapat po ay dapat po may unan na malaki para kapag umiiyak si baby, hindi po siya malulunod ng kanyang laway or gatas. Siyempre, iyak ng iyak yan eh. So, ganun po. And then last na tips, dapat ang baby ay hindi busog na busog o hindi masyadong busog. Dapat katamtaman lamang po yung nadedin ni baby or nainom na milk. Ano? So, yun. So, ipoposisyon natin si baby na naka-upright position para ma-aspirate, para meron tayong aspirate precaution. Yari tayo sa parent kapag yun nalunod ng gatas habang umiiyak. Okay? And then, syempre, kapag po umiiyak si baby at nangitim, dapat po ay kakagayin natin si baby nakatayo and then nilalab natin yung ano, yung likod or stimulate yung spinal column para umiiyak. So, kapag umiiyak na po yan ng mahaba-haba at tingnan nyo yung itsura niya kung kung magpula na siya or pink, hindi na siya nag-blue. So, ibig sabihin po, hindi nakakahinga na po siya ng maayos nun. Ayan. So, tingnan niyo po. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng baby kapag inyo-newborn na. Ayan. So, baba ko lang to. Pasensya na, wala akong ano eh, cameraman ngayon eh. O photographer. Kasi, may pinuntahan. Ayan. So, ano yun? So, yan. Ganito po, papakita ko sa inyo. Siya po si Bibi nakahiga na sa malaking unan. Si Bibi nakaligo na. So, dapat po ilabas natin yung heel niya. Bas natin yung heel niya, nakukuhaan yun ng dugo. Para yun lang po yung naka-expose, hindi siya lamigin. Ayan. Ako kasi is right, left heel ang lagi kong kinukuhaan ng blood. Kaya yung left na leg, yun ang aking nilalabas. So, dito ako komportable. So, tips lamang po. Kung saan kayo komportable, kumuha ng blood. Yun po yung lalabas nyo na heel, ano? Yan. So, sa pagmasahe, ganito lamang po yung pagmasahe. I-press nyo, i-compress nyo pala paulit-ulit yung legs. Ganun din po yung heel. Yan. Mamassage nyo siya, paulit-ulit. Kapag mapula na, doon na ikukuha ng blood. Or i-prick nyo, ano? So, yan. Pakita ko lang sa inyo yung, ano ba yung mga hinanda natin ito. Yan. Mahalaga po, iingatan niyo po yung filter card na madumihan. Walang sulat itong filter card, walang data kasi nga po wala naman akong gagamitin na baby sa ngayon. Ayan. So, ingatan niyo po madumihan yung filter card. Kailangan po wala na siya sa balot o sa cover. Para sa ganun po ay ready na lang, lalo na kung mag-isa lang po kayong magko-collect ng blood, dapat po ganito. Hindi po matatouch itong part ng lalagyan ng blood para sa ganun po hindi makontaminate yung filter card at yung blood ni baby. Ano? So, yan. Ito po yung mga kailangan kapag magko-collect na ng blood kay baby. Ayan. Dapat na masahin na si baby, naka-ready yung ano, yung mga kailangan. Nang sa ganun po ay, mabilis na lang po yung collection. Hindi na kayo paalis-alis. Ano? Ayan. So, yan po.
Kailangan, may ulitin ko lang po. Kailangan may merong naka-ready na yung filter card. Sa transmittal. Logbook ng courier na mayroong pouch at waybill. Alcohol. Clean cotton balls. Clean gloves, sterilized gloves. Band-aid. Pricker. At saka lagayan ng dugo or EDTA kung isasabay ang newborn blood type B. So, ito lamang po ang mga kailangan sa paggawa, pag-collect ng newborn screen test, ano? So, yan. So, ang ganito na lamang po. Sana po ay nakatulong itong video tips na ito. Comment down below na lang po sa may for clarification. Ayan. So, yun. Sana po ay salamat po sa inyong pagsama sa aking paghahanda sa expanded your skin test saka preparasyon. So, hanggang sa muli po. Salamat. God bless.